sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is R2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang diumanoy balitang muling nagbigay ng pahayag si General Bantag at nagkomento sa pagkakahuli ng anak ni SOJ Boying Rimulya na kung saan ay agad na nakalaya at napawalang sala sa kabila mismo ng nahulihan ito ng ebidensya na tumanggap ito ng ilegal na droga na sa kabila nito sinabi mismo ni Bantag na akong ikukumpara sa kanyang kaso na wala man lang ebidensya na magpapatunay sa mga akusasyon laban sa kanya. Posible din kaya na maabsuelto ang kanyang kaso gaya ng anak ni Rimulya. Dahil sa nangyari sa anak niya na may hustisya sa anak niya, nakita mo nga not guilty ang verdict sa kanya. May hustisya rin kaya sa akin katulad ng anak ni... May ganitong video pala si Bantag na interview, no? Ngayon ko lang nakita mga kaibigan. Saan video kaya ito? Boying? Sa pagpapatuloy ng ikalawang yugto ng intrigo ng isang vlogger na si Bisdak Pilipina, sinabi ni Bantag na papaano ka maniniwala sa mga preso at kriminal na dinala ni Rimulya sa loob ng NBI para doon kausapin at pagsalitain laban sa kanya. Paano ka maniniwala sa mga preso na kinuha ng NBI? Ibig sabihin, araw-arawin niya na ito, memorize mo yan, linya mo to, linya mo yan, sa'yo to, linya mo yan. Hindi kahit nakapikit, kahit anong mangyari. So, ibig sabihin, mga script na mga scripted na mga sinasabi ng mga testigo na dinala daw dito, dinala daw ni SOJ, sabi ni General Bantag, mga kaibigan. Hilo, alam na niya yung linya niya, kasi memorize na niya eh. Ano pa ang hustisya sa akin? Sa kanila na lahat eh. Sa huli, sinabi ni Bantag na tila napilitan na lang si Rimulya na idiin siya sa kaso dahil malaking kahihiyan sa kanya bilang SOJ secretary na pumalpak sa mga statement at ebidensya na ipinahayag sa media at publiko. Premature, dineclare nila. Yan bang Secretary of Justice? I-declare nila, preskon yan, sasabihin nilang, ibantag si Bantag, yun pala wala naman akong link. Di dahil sa pag-broadcast nila ng ganon, siguro napilitan sila talagang idiin ako dahil nagkamali na sila nung una pa lang na preskon. Yan ang lumabas ang balitang ito. Ayuman ni agad ng samutsaring hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Pag nakita ko ang pagmumukha ni drug protector sinungaling si Rimulya, parang nakakita ako ng Judas. Fight General Bantag against na Judas Rimulya. God bless and more power General Bantag, General Bantag team and to all supporters and Banat News Update. Malabong maabsuelto si DJ Bantag kasi walang kapit sa may kapangyarihan. Kaya Sir Bantag, kumapit ka sa Diyos, siya lang ang malalapitan mo, sigurado ako. Kasi siya lang ang ating tagapagtanggol. Alam, maraming so-supporta rito kay Bantag Pagpuan kasi yung mga sinasabi kasi ni SOJ, parang taliwas kasi minsan mga kaibigan. Kahit din ako na nalilito ako, hindi ko alam kung ano yung totoo mga sinasabi niya. Ilang video na ang na-react ko sa kanya mga kaibigan. Magkakasalungat, hindi pare-parehas. Magtiwala tayo sa kanya. God bless you and to your family. Stay safe po. Hindi patas ang laban kung mananatiling Secretary of Justice si Rimulya. Hinusgahan na niya sa simula pa lang si General Bantag ang mastermind, so talagang may kinikilingan siya. Kawawa si General Bantag. Sana kumilos si PBBM kasi madudungisan ang kanyang pamumuno sa bansa. May trust pa ba tayo sa justice system? Kung nakakalusot tong anak ni Rimulya, paano na ang mga kaso kung di ka anak ng sekretary? Marami nga nananawagan ng kaso at mapakulong ang tao, ewan sa mga Judas. End quote. Pero bago ang lahat ng mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel,
Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mga kaibigan, kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. Ipinagpapasalamatin Justice Secretary Crispine Boying Remulla ang pagkakaabswelto ng kanyang anak na si Juanito Jose Remulla III sa kasong possession of illegal drugs. Tumanggi na rin siyang magbigay komentaryo sa Philippine Drug Enforcement Agency na humuli sa kanyang anak. Kamakailan, yung anak niya, anak ni SOJ ha, si Bunying, Secretary ng DOJ, ay nagkaroon po ng issue at nahulihan po ng ipinagbabawal na dahon. Vegetables, alam niya kung ano yun. Hawak na hawak na. Pero nakaraang araw ay nakalaya. At napawalang sala, na-acquit. Oo, tama. Ang tanong dito, General Bantag, posible rin po ba na mangyayari sa'yo yung nangyayari sa anak ni SOJ na napawalang sala na may hawak ng ebidensya samantala sa'yo, puro heresy, paninira? Posible kaya mabasura din po itong binabatong reklamo nila tungkol sa'yo? Tol, maaari kong isagot dyan. Kung maging impartial nga itong si Secretary Boying, in the last minute nito ha, dahil sa nangyari sa anak niya, na may hustisya sa anak niya. Nakita mo nga, not guilty ang verdict sa kanya. Although, alam naman ng PDEA na na-receive ng tao, ng anak ni Boying, yung package na naglalaman ng marijuana, napawalang sala pa rin. Samantalang sa akin, mga kababayan, walang link sa akin. Sinasabi yan ng NBI, wala akong link, pero gusto ni Secretary Boying na isama ko dyan, kaya naisama ko dyan. So, ano kaya ang palagay nyo? May hustisya rin kaya sa akin, katulad ng anak ni Boying? Hindi ko alam, tol eh. Dyan, hintayin natin. Dako muna tayo dyan sa panig ng Senado dahil itong si Justice Secretary Boying Remulla ay humarap sa mga mambabatas, pero ginigit na hayaan na dapat sa korte yung kaso ni dating Senador Leyla de Lima kaugnay pa rin dun sa hindi pa matapos-tapos o hindi pa nariresolbang mga kaso ng naturang dating mambabatas. Ito nga at naninindigan si Justice Secretary Crispine Boying Remulla na ipaubay na lamang sa korte na may hawak sa kasong kinakaharap ni dating Senador Leyla de Lima na may kinilaman sa illegal na droga. Ginawa ni Secretary Remulla ang pahayag sa kanyang pagharap sa organizational meeting ng Senate Justice Committee. At sinabi ni Remulla na ito ay sarap na rin ng mga pagtatanong ng ilang mga sektor kaugnay sa sitwasyon ni De Lima. At una dito pala po ay nagtanong itong si Senate Finance Committee Chairman Senador itong si Sunny Angara na marami kasi yung mga ambassadors mula sa ibang mga bansa ang nagtanong sa kanya kung kumusta na, ano ang status ng kaso ni De Lima at kanilang hinihilinga na palayain ang dating mambabatas. At ang tugon naman dito ni Secretary Remulla ay labas na sa DOJ ang kaso dahil hawak na ang kaso ng korte. Iginit pa ng kalihim na sa ngayon ay meron pang ilang mga kumbaga, pagharap ng ebidensya na gagawin ng kanilang prosecutor laban kay De Lima. Pero for now daw ay mas mabuti na hayaan na lamang na magbibigay ng ruling ang korte dahil ito ang may hawak na sa kaso ni Dating Senador Leyla de Lima. Pakinggan natin yung naging pagpapaliwanag ni Secretary Remulla. Right now, there's one case that is already in the presentation of defense evidence. There's one case that also a drug-related case that is still, that is almost has almost been terminated regarding the presentation of the prosecution evidence. And there has been a dismissal of a contempt charge, and another dismissal was reported to us. But I'm not sure of the case itself, Mr. Chairman. But I have been asked this question by the members of the diplomatic corps, and I have always told them this already is in the courts, and that most of the evidence is there, presented before the courts, and that the DOJ still has evidence to present in some case, in one case at least that we know of, pending before Muntinlupa, Mr. Chairman. At yun na nga mga ka-updates, ano na ang
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundal ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.